Marami pa. 13 days. Hindi natin kakayanin. Kayo pa, ma'am. Hindi kaya. Eh, kung more than 24 hours a day, kaya natin. Green. So, dapat galing mismo sa salita ni VP Leni na malabo ng kayanin pang ikutin ang buong Pilipinas at makalamang pa sa frontrunner na si BBM. Kailan lamang sa kanyang Facebook Live, tila marami pang gustong balikan si VP Leni na mga lugar na kanya nang napuntahan para mangampanya, tanong ng ilang netizens bakit kailangan pang gawin yon ng Vice President, sa kabila ng kanyang sinabi na marami pang lugar sa bansa ang kanyang di napuntahan. Tila daw na sila mismo hindi nakitang solid ang kanilang makukuhang boto sa lugar na sinasabi niyang kailangang balikan. Ito ay nasabi niya din sa short video na akala niya hindi na naka-live. Samantala, kita naman sa ilang video ng mga netizens ang nilapitan ng mga kakampings na nag-house-to-house campaign na desperado na ang galawan. Ilan kasi sa mga pulyetos nito ay imbes kulay pink ginamit na rin nila ang kulay red at green. Pinaulanan din ni OWA Deputy Arnel Ignacio ng supalpal ang grupo ni na Jim Paredes na gumagawa ng paandar sa kalye at palengke na kung saan naiistorbo ang mga dumaraan na netizens na wala naman pakialam sa kanilang ginagawa. Nawawala na din daw ata ng respeto sa sarili ang mga ito basta may kampanya lamang si VP Leni Robredo. Hindi naman malayo ang nangyaring paninigaw sa bunsong anak ni Leni sa Baguio City Public Market ng isang nagpakilalang igorot dahil nakaharang daw ang mga ito sa daraanan ng mga tao. Panuurin natin ang iba't ibang pangyayari at ang komento ng mga netizens sa mga bagay-bagay na nangyari sa kampo ng mga kakampings, magsisimula po ang video pagkatapos ng maiksing intro. Marami pa. 13 days. Hindi natin kakayanin. Kayo pa, ma'am. Hindi kaya. Eh, kung more than 24 hours a day, kaya natin. Green. So, dapat yung pag-schedule sa mga bata. Based on ako na yung mistake. Okay. Efficient use of time. You only have 13 days. Ano? Ay! Nakapaalam na po kami, sorry. Saan tayo bukas? Bulacan? Nasa Bulacan po tayo bukas. Yung sa Bulacan po, actually, invited tayo. Sinungaling, magnanakaw, masamang tao. Hindi nawala yun, ano? Pinaninigay nila eduman sa ano? Ha? Ah, ibang comics na to, miss? Ha? Iba na? Wala po ganun ako. Pwede po kami nagagawa ng mga ganun. Kasi si Bongo, magnanakaw. Si... Tama. Ano? Ganun naman dapat, di ba? Ganun po talaga yung pinapapublish namin. Tama. Wala po kaming ganun na binibigay. Tama. Dapat ganun. Maganda yung ganyan. Desperation problema.
kung yung asawa ko nagtatanggap. Bakit mo ginagamit ang red sa hagin? Unitip ko ah. Unitip yun ah. Bakit pa ang dami yung kulay? Nakagaling ko rin mag-alit. Hindi ko dapat po pink yung ginagamit. Pink yung red tapos green. Red sa hagin na kulay. Anyway pa. Sige, sige. Una-una pa. Yung kulay po, hindi naman siguro po dapat din. Basic lang po yung qualification. Nakalagay doon, you can read and write. Tapos 10 years residence ng ano. Tapos, Filipino citizen. Ano po ba yung gusto yung, ano, yung qualification? Okay, so, ganito pa. Ilagyan po na po muna po sa reality. Ano? So, mga yung reality po, that is 1987 constitution. Tama naman po. Tama, I agree. Hindi ko kayo patry yun. Pero kayo pa. Diba, ako po nag-apply po. Di ba? Are you a politician? Hindi naman po. Kaya hindi mo pwede sabihin. Nag-research lang. Hindi. Ano po? Ano po kung merong office na may bakante? Oo. So, ang kailangan nila is accountant. So, dapat po. Ito ang presidente. Simple lang kayo ano yung qualification. Marunong ka magsulat at marunong ka magbasa. Hingin mo na po natin gawin complicated. Bakit mo kami kinikturan? Hingin lang mo na po ang pagkakataon. Nasa positive po kami mga sasasalata. Alam ko naman sasabihin mo yung mga tao. Kasi binikturan mo po kami. Hindi naman namin kinu-question yung mga picture lang po yung para sa asawa ko. Yung mga qualification. Kasi yan talaga ang pinatarangan. Pero hindi po kayo. Okay lang siya. Pero hindi po yan, hindi naman po yan kasi, yung kailangan naman tayo na presidente sinipili ng saligang batas. Ah, kaya okay na yun. Pero okay lang yung ang sinasabi. Okay, kuya. Oo, di, kuya, kasi sa susunod, sabihin niyo sa ano niyo, sa gumagawa nito, i-pink na lang ninyo, mas matutuwa pa kami. Kasi, respeto naman namin, Leni, and Nig, eh. Sino pong gumawa ng, red sa kanang pink? Yung ano po, yung, ang tawa dito, yung inyong organizer, sabihin nyo po, mas maganda gawin niyang pink. Huwag yung red saka green, kasi po, nililito po yung mga tao, eh. May rinespeto namin si Leni, pero huwag pong gamitin yung red saka green, kasi Marcos po yan. Oh, di ba po? Sige po, salamat po. Okay, magandang araw. Okay, ngayon. Sige po. Oo, birthday na nga ngayon eh. Okay, happy birthday, Leni. Sige po. Sige po. Ngong kasasama na ugali ng Leni dito. Eh, may Leni rally dito kanina. Inassist namin. Ayun kasasama ng mga Leni. Eh, ito solid tayo diyan eh. Hindi mo dinikit 'to. Magnanakaw daw. Kulukuhan talaga ng mga sinira nila yung ano ko, presidente ko. Bayan, huwag ganun. Hindi ko naman sila nilagyan ng lugaw eh. Woo, grabe naman kayo. Dito yan sa HK San Plaza. Tingnan yung mga ugali nila. Bahala kayo, di mananalo yung lugaw nyo. Ganyan kayo kapursigido. This kind of approach doesn't help Leni's campaign. Hindi ka na ba natuto nung last na may gumawa niyan sa BGC ang daming nag-backfire? Mahirap makapag-convince if you are people or if you are bragging kung anong meron ka. Sa campaign, we are here to convert from supporter A to B. Pero kung ganyan yung setup, sasabihin marami kasing pera yung mga ano kaya nag-check-in sila. Ang backfire niyan, Brad, Cebu is not pink. Bakit? Kasi ang daming taong from Manila lumipad sa Cebu. And it will not take a rocket scientist to assess or analyze a situation like that. Yung pagpatol nyo kasi sa mga trolls, sa mga fake accounts, diba? It doesn't help Leni's campaign. It just proves na ang taas lang din talaga ng tingin sa sarili niyo. Para sa mga artistang todo buhat kay BP Leni, alam nyo, parehas lang tayo. Yung boto mo at saka boto ko, parehas lang. Isa lang ang bilang.
Kahit gaano ko pa kasikat at isa kong ordinaryong tao, parehas lang yung boto natin. At saka mas maniniwala pa ako sa mga sinasabi ng ordinaryong Pilipino kaysa sa mga katulad yung artista. Kasi kayo, mga artista kayo, sanay kayong umarte. Eh kami mga ordinaryong tao, may prinsipyo at paninindigan kami kung sino iboboto namin. Nagsasalita kami para sa mga tinatayuan namin prinsipyo. Eh kayo, mga bayaran. O ano naman, nasa palengke naman kayo, nagkakakanta kayo dyan ng hindi kami papayag, hindi kami papayag. Galit na galit yung mukha. Tapos magbe-blending. Hindi nyo man lang nakita na meron dadaan ng motorsiklo na nakahambalang kayo dyan. Nakaka-istorbo kayo. Tapos yung mga nagtitinda na show, mahinuhulaan kung sino kayo. Diyos ko, ano ba naman kayo? Alam mo, you have anything left with your self-respect? I don't think you even understand what you're fighting for. Pero mas sumisigaw kayo doon, kalayaan. Anong kalayaan? People cannot relate to you. People, there is no time as now where we are freer to say what we want. Diba? Wala, lahat nga ngayon pwede mo sabihin eh. Anong pinagsasabihin yung kalayaan ay yung pinaglalaban? Nakatingin tuloy sa inyo yung mga tao. Ay, sino kami nagtatalo sila? Yung mensahe nyo, what was your message? What was your message? God, you're clowns. Sa totoo lang.